Hello mga bay, welcome to my channel. Andito na naman po ang inyong bayan ng bayan na pwede nyo po maging tambayan. So ngayong araw na ito mga bay, ang episode na gagawin natin ay magre-reban po tayo. So kumbaga, gagawa tayo ng rebonding for short hair. Sa pag-reban naman mga bay, halos ang procedure niya, halos parehas lang din po sa pag-reban ng mahabang buhok sa mga babae. Yun nga lang, medyo mahaba-haba ang proseso ang gagawin natin kung sa mahabang buhok natin gagawin, or lalong-lalo na sa buhok ng babae. So kumuha muna ako ng straightening cream. Kilala ito na number 1. So ito yung tinatawag nating straightening cream. So dati kasi ginupitan ko siya ng parang undercut, pero humaba na nga lang dahil school holiday na po kasi dito, kumbaga bakasyon na po, kaya nagpapahaba siya ng buhok. So medyo wavy kasi ang kanyang buhok. So kaya gusto niyang magpa-straight o magpa-reband. So pag-apply po ng straightening cream mga bay, kailangan 1/2 inch to 1 inch away from the roots po. Yung nasa pinakailalim po ng kanyang buhok, maiksi na po yan, halos 1 inch lang po ang haba niyan, kaya hindi na po natin sinama lagyan ng straightening cream dahil hindi na rin po maabot ng plancha iyon. Yung procedure nito halos parehas lang din po nung sa crimper. Yun nga lang, ang kaibahan lang po is yung sa pagplancha. Ang sa crimper, ang ginagamit po ay yung crimper iron. Dito naman sa pangriban is flat ceramic iron. So pagkaraan ng ilang minuto mga bay, i-check natin siya. So maraming klase ang pag-check or pag-strand test. Pwedeng gagawing knot test katulad ng ginagawa ko ngayon, or yung parang babaliin mo siya or hahatakin. So medyo lumaban pa siya, so hindi pa siya pwede. So pagkaraan ng ilang minuto ulit, i-check natin ulit. So nakita natin na okay na siya. So ngayon babanlawan na natin po. So kailangan sa pagbanlaw mga bay, kailangan banlaw na banlaw talaga siya. Hindi yung basta banlaw lang na feel mo sa bandang noo, wala na masyadong madulas. Hindi natin alam sa bandang batok or sa taas ng kanyang ulo, baka meron pang natitirang mga straightening cream. Dahil makaka-apekto po yun sa development ng kanyang buhok or sa pagproseso ng buhok. Kasi mamaya pag nagplancha tayo, medyo dadapa po yun. At posibleng maapektuhan din yun ng malapit sa roots. Magkakaroon po yun ng, or magkakakause po yun ng hair breakage. So kaya kailangan banlaw na banlaw po pag nagbanlaw tayo. So kailangan natin 100% din na tuyong tuyo bago natin planchain, kasi pag basa pa po ang buhok pag pinlancha natin, magiging mas lalong mausok po yun mga bay, at posibleng yung usok didikit sa balat ng customer. Ma-feel niya sobrang init nun, kaya parang iisipin nila na pinapasok mo sila, nakakapasok po yung usok nun, kaya kailangan 100% dry. So, hindi man tuyong tuyo, basta make sure na wala na talagang basa. So gumamit tayo ng flat ceramic iron para ma-flatten natin yung buhok. So kung nagtataka kayo bakit dyan ako nag-umpisa mag-plancha, sapagkat yung sa ilalim po mga bay, 1 inch lang po, o siguro wala pang 1 inch yung haba ng buhok na yan, dahil dati pong undercut yung buhok niya. So sa pag-plancha po mga bay, may procedure din tayong sinusunod. So mula sa roots, kailangan pataas po yung hatak, tapos sa pagdating sa bandang gitna hanggang dulo, pwede mo na siyang hatakin papunta sa'yo. So para hindi siya magkaroon ng bali. So kailangan mula sa roots, hatakin mo siya 90 degrees.
Tapos yung bandang gitna papuntang dulo, pwede mo na siya hatakin papunta sa'yo. Hindi mo siya pwedeng hatakin lahat papunta sa'yo mula sa roots, dahil magkakakos po yun ng pagkabali. So sa procedure ng rebonding mga bay, ang pagpaplansya po ang pinakamahabang proseso or procedure sa rebonding. Maraming nagsasabi sa rebonding is pinaka-importante is ang pagpaplansya. Pero hindi po totoo yun mga bay. Lahat po ng procedure sa services, kahit sa rebonding, lahat po ng procedure mula sa paghuhugas, pag-apply ng gamot, pagpaplansya, pagbabanlaw, lahat po yun importante. Wala po dapat tayong piliin na iisang procedure lang. Lahat po dapat dapat i-consider natin na pinaka-importante. Pati yun sa sectioning, paghawak ng suklay, paghawak ng plancha. Kasi hindi lang basta-basta na hatak lang tayo, hagod lang tayo. Kasi minsan may ang purpose din po ng ating telcomb is para ma-align natin yung buhok bago natin ipitin sa plancha. Dahil hindi po pwedeng magbuhol-buhol yan bago natin planchahin. Dahil kapag naipit na po yung plancha pamunta sa nabuhol na buhok, matatanggal na po yun. Magkakakos po yun ng tanggal kung saan mahirap na po siyang suklayin. Kailangan, katulad nito mga bay, 90 degrees po ang hatak. Tapos yung sa bandang gitna, papunta dulo, sa dulo, pwede mo na siyang hatakin papunta sa'yo. Hindi mo naman kailangan na 90 degrees hanggang sa pinakadulo. Yung bandang roots lang po, para walang bali. So ngayon, kumukuha na tayo ng, naglalagay po tayo ng number 2, tinatawag na number 2, or yung neutralizer. Ito po yung fixer. Ito na po yung mag-fix pagkatapos ng plancha. Remember mga bay, ang unang application is ang straightening cream or yung number 1. Ang purpose po ng straightening cream is para ma-break yung bonds na nasa ilalim po ng strands ng buhok. Kapag na-break na po yung bonds na nag-hold or naghahawak sa strands ng ating buhok sa pinakailalim, kapag na-break na po yon, so babanlawan natin pagkatapos ipa-plancha. Ang plancha po ay siya po yung mag-a-align sa bonds na na-break mula nun sa unang application ng gamot. At ito namang pangalawang gamot na in-apply natin, ito po yung mag-fix, kaya tinawag po siyang fixer or neutralizer. Kumbaga parang man-neutralize niya yung buhok pagkatapos ng plancha. So pwede mo siyang lagyan lahat kasi neutralizer naman siya. So sa ngayon, may isa pa naman akong customer, habang nakababad po ng 10 minutes yung ating neutralizer, magtitimpla po ako ng pangkulay dahil may isa po akong customer nag-aantay. So kukulayan natin siya. So parehas naman silang nakapuasa, so kaya marunong naman silang magpasensya. Mahaba naman pasensya ng mga customer ko dahil nakapuasa sila ngayon. So nagkulay po ako ng 4465 ng Wella or Colleston. Yun naman madalas pinapakulay ni Sir Don, so kaya yun kinulay natin. So sa pagkukulay ng ganito mga bay, lalong-lalo na sa itim, huwag masyadong dikit sa anit, kasi once na mag-stain po yun sa bundang anit, magiging pangit po tingnan ang pigmentation ng ating kulay. Instead of magkukulay ka sa buhok, parang sinasama mo na yung anit. So siya naman, sobrang tagal na po ng pangkulay niya, na nag-choose po siya ng pangkulay, matagal na panahon na po. Kung saan, wala siguro, napakabata ko pa nung panahon na yon. Yan na po talaga ang kulay niya. Kaya hanggang ngayon, yan pa rin pinapakulay niya. Medyo reddish po ang reflection nito mula sa araw. Kasi level 4 naman siya, kaya ang reflection niya sa araw is medyo red. At the same time, medyo dark po. So ngayon mga bay, natapos na po yung 10 minutes na pag-leave natin sa neutralizer sa ating rebonding. So babanlawan na po natin siya ngayon. So dito, kailangan banlaw na banlaw din mga bay. Kailangan walang
maiwang gamot kahit hanggang sa pinaka roots, dahil 3 days po, 2 to 3 days po na hindi pwedeng basain ito, kaya kailangan banlaw na banlaw po siya. At take note mga bay, sa procedure ng rebonding, pag apply nyo ng straightening cream, hindi nyo na po pwedeng i-shampoo siya pag nagbanlaw na kayo. Okay lang kung mag shampoo kayo before lagyan ng straightening cream, pero pag nagbanlaw kayo after ng straightening cream or ng neutralizer, hindi na po pwedeng i-shampoo dahil matatanggal mo rin yung gamot. So 3 days naman siyang hindi pwedeng basain, so within that days, so nagpa-process pa rin yung, or continuous pa rin nagpa-process yung ating procedure. So yan na po yung finished product natin. So we have a happy customer. So inaantay na natin yung kulay natin. So yun po mga bay, maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.